Sabi, ikaw daw nagbigay na information sir, na yan. No, sir. Sir, nandito po si na Sergeant Catarata, Sergeant Tribosora. Ulunan. Ko, sir, kung sino, sir. Sino? Saan ang info galing? Sa good afternoon, Your Honors. Kay Glenn Gonzalez, Your Honor. Kasi, pwede ko pa po ang i-explain, Your Honor. Kunti nyo. Nasa Cavite po ako. Nagmamadali akong pumunta ng Tondo, Manila. Kasi, based sa tawag ni Lieutenant Susungko, nahuli na nila yung 990 doon sa WPD Lending. Your Honor, on the record, si Glenn Gonzalez tumawag sa akin ng 2:02 PM, alas 2 ng hapon, alas 2:02, while I was traveling sa Skyway, Your Honor. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibanez? Tungkol saan? Pagbigyan mo na, sir. Masisira na naman ang PNP at PDEG. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako. Di mo ba alam, Glenn, gaano karami ang shabu na nakuha? Oo, alam ko. Trabaho namin yun. Binabaan ko siya, Your Honor, ng telepono. Pagbaba ko ng tirino, oras, Your Honor, 3:07. Tumawag uli siya sa akin. Nagtanong uli siya ng ganun. Sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez? Pagbigyan mo na, sir. Inulit niya yun, Your Honor. Natrabaho nila yung nakuha dun sa WPD Lending. Ang pinagtatako ko kay Glenn, nawala daw follow-up, Your Honor, dagdagan ko lang. Andun si Colonel Ibanez, last hearing, sinabi niya na may sinabi si Juden Francisco, kaharap siya, sinabi ni ni Ibanez ito doon sa House of Representative na may 700 kilos pa na tinatago si Juden Francisco. That's the very reason, Your Honor, nag-strategize kami para planuhin yung operation sa Pasig. Hindi totoo na hindi alam ni Gonzales na wala daw follow-up. Si mismo si Colonel Ibanez na mismo nagsabi na may 700 kilos pa sa Pasig, a certain Juden Francisco. So ito si Glenn, sobra namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita, pero masyado siyang tinatahi-tahi niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako na nag-usap na ba kayo ni Sir? Dali. Tumawag ka sa kanya? Sir, ganito po yan, sir. Sir, 2 p.m., sir. Yes, sir. Tumawag po ako sa kanya, sir. Tumawag ka? Yes, sir. Oh. Before ko siya tawagan, sir, tinawagan ko, sir, si Sir Ibanez. Sabi ko, kasi, sir, na-inform ako, sir, ni Teniente Amerol, sir, na may nahuli siyang tao, sir. Sir, sabi ko, dahil classmate ko siya sa USEC, tinawagan ko siya, sir. Sabi ko, sir, sir, may trabaho ba kayo? Sir, nahuli yata sir ng tao mo, 2 kilo daw. Sir, ano bang nangyari? Yun nga, sir, in-inform niya sa akin, sir, na alam niya na. Ang sabi niya sa akin, sir, baka pwede tawa, kausapin mo nga si Juan, si Sir Mulonan. Yun, sir, kaya kinausap ko lang, sir, yun lang, sir. Wala akong sinabi, sir, na anong sinabi mo, sir? Walang ganun, sir. Tapos, sir, 307, sir, na yung tumawag ako, sir, nag-follow up ako, sir, totoo yun, sir. Nag-follow up ako kung anong nangyari, sir. Siya sila nag-inform sa akin, sir. Tumawag ka sa kanya? Yes, sir. Dalawang beses? Yes, sir. So, sinabi mo raw na pagbigyan mo na si Ibanez. Negative, sir. Dahil kawawa naman yung PNP, kawawa ang PDEG, masisira. Ang ibig ko, ang gusto niya siguro sabihin, sir, na kausapin niya, sir, si Sir Ibanez. Yun, sir. Pero yung pagbigyan siya, anong pagbibigyan niya, sir? Wala akong sinasabi siya. So, anong purpose? Bakit mo siya tinawagan? Sir, nakiusap, sir, si Sir Ibanez, sir. Na ano? Na kausapin ko si Sir Juan, mag-usap sila, sir. Yun nga pala eh, kinumpre mo na. Yes, kinausap ka ni Ibanez. Sir, mag-usap sila, sir. O, pagbigyan. Di ba sabi mo, pagbigyan mo, sir. Kausapin mo si Ibanez. O, sila, sir, mag-usap, sir. So, ano ang ibig sabihin noon, ulunan? Sinasabi niya, sir, na pagbigyan ko na si Colonel Ibanez kasi tao niya si Mayo, sir, eh. Nagalit ako sa kanya, sir. Binabaan ko talaga siya ng telepono. May... What do you mean by pagbigyan? Dahil si Mayo, sir, tao ni Ibanez, alam ni Ibanez, madadamay siya dito. Parang inaabugadohan ni Glenn Gonzalez si Ibanez, sir, na pagbigyan. Siguro, sir, yung pagkakahuli kay Mayo, sir. Kaya nagalit ako sa kanya, binabaan ko siya ng telepono. Alam mo ba, Glenn, gaano karaming shabu ang nakuha? Oo, sir, trabaho namin yun. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin. Trabaho namin yun? Yes, sir, kasi IFLD ang may hawak talaga ng informant yan, Your Honor. IFLD sila dati. At sila Sergeant Catarata, dati niya mga tao sa IFLD, Your Honor. So, ito nga, isitil muna natin yung source of information. IFLD. Yes, Your Honor, based sa sinabi sa akin, Lieutenant. IFLD. Sino mga IFLD ito? Ikaw ang chief ng IFLD ngayon. Portera. Yes, Your Honor.
Kanino galing ang information? Bakit kayo nag-conduct ng operasyon? Actually, sir, ang information na yan, eh, hindi nang galing sa IFLD kasi wala naman po akong nare-receive na information tungkol doon. Ano binabanggit... ano ba ito? Sandali ha, puta. Nag-operate kayo na wala... Walang source ng information na? Hindi, kasi sir, sinasabi ko... Lang ka na kayo. Sinasabi po kasi sa IFLD galing, sir. Mag-out ka muna. Yes, sir. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kayo ang source ng information that led to the discovery of one ton of shabo na hawak ni Mayo. Sabi ni Colonel Olunan, siya ang operating, siya ang chief ng SOU-4A. Sila ang nag-operate. Ang information galing sa inyo. Ano ngayon? Sinasabi sila nila, sir, na IFLD galing. Dahil nga sila, Sergeant Rebusura, sir, ay I believe na sila yung pinagmulan ng information. Which is hindi naman po nila diniclare sa amin na mayroon silang informant na ganun. Kaya nababanggit po nila na IFLD. Ngayon, nung kinausap ko po yan si Rebusura, kung kanino yung information nang galing, binabanggit naman niya na ang asset daw talaga ay nasa 4A. So, yun din sir, puzzle din ako doon. Kaya, ang ginagawa ko... Alam mo, ikukulong ko kayong lahat dyan sa baba ngayon, ha? Puro kayo kasinungalingan. So, ikukuntip ko kayong lahat. Akala ninyo, pupunuin ko yung kulungan dyan sa silong ngayon. Ulunan, sabi naman ngayon ni Portera, sa inyo galing ang impormasyon. Your Honor, alas 10 ng umaga, nag-text sa akin si Susong ko, sir, may trabaho po kami. Sabi, ang tanong ko sa kanya, andito pa yun, Your Honor, yung chat niya sa akin. Kaninong trabaho yan? Ang sagot niya lang sa akin, ni Lieutenant Susong ko, IFLD, sir. Mayroon po akong record, Your Honor. Susong ko? Yes, sir. Ano, Susong ko? Sir. Oh, tanggalin mo yung mas mo. Ano? Ay, yes, sir, yung information. Saan galing information? Sa IFLD, sir. Sa team ni, ano, Sergeant Rebusura. Rebusura! Na-contempt na kita last time, ha? Kinulong na kita sa baba. Baka gusto mong bumalik sa baba. Magsinungaling ka pa ngayon. Saan galing yung information ko? IFLG. Ano yung IFLG? Intelligence and Foreign Liaisons Division. Okay. Intelligence and Foreign Liaisons Division. Go ahead. Hello. Rebusura. Good afternoon, Your Honors. Hindi po galing sa amin yung information, Your Honor. May sarili po kaming casing and surveillance that time, Your Honor. May sarili po kaming casing, Your Honor, na pre-ops. Kaya nga. So sa inyo galing lahat ng operasyon na ito? Hindi po, Your Honor. Sa SOU-4 po, Your Honor. May sarili po silang asset. Nahuli na lang si Mayo na mayroong isang tunilada ng shabu na walang impormasyon na pinanggalingan yung operasyon ninyo. Ano ito? Domingo, sa ano ito? Ito ng malawakang cover up na sinasabi ni Senator Bong Rebillian ito. Nga, ikaw, pati source ng information, ikaw cover up niyo. Kanino? Mr. Sir, Your Honors, ang nagpapagulo talaga dito si Lieutenant Colonel Gonzales. Ayon yung aminin na sa kanya yung information. Ayon yung aminin na mga bata niya dati si Rebusura at saka si Katarata. At yung binabanggit ni 4A, Colonel Olunan, na IFLD galing yung information, is that because assigned po yung dalawa na bata niya, si Rebusura at saka si... Oh, ito, ganito. Sa IFLD. Simplify natin. Kayo nag-operate 4A, di ba? Bakit nga kayo nag-operate, Olunan? Kayo operator nito eh. Kayo ang nakahuli. Bakit kayo nag-operate? October 8, Your Honor, 10 o'clock in the morning, nag-chat sa akin si Lieutenant Susongko. Sir, may trabaho po kami. Si Susongko is under you? Yes, Your Honor. One of my team leaders. Or ka? Yes, Your Honor. Oh, tapos? Sabi ko, kaninong trabaho yan? At sinong mga kasama mo? 4A, Your Honor, at IFLD. Kaninong trabaho yan? Pag ibig sabihin, kaninong trabaho, Your Honor, yung asset, yung alpha, IFLD. Sabi niya sa akin, IFLD. Sabi ko, sige, you prepare necessary documents, yung mga pre-ops, territorial coordination. So, lumakad sila, Susongkor, Your Honor. 12:52, nag-text siya sa akin, positive na huli nila si Mayo, Your Honor,
based doon sa report niya sa akin, Your Honor, kasi hindi naman ako kasama. Okay, okay. Andali. Ribosura. Katarata. Sino pa yung nakita sa CCTV na naghahakot na siya po? Meron tayong video. Si Ribosura, Katarata. Kasama, sir, si Patrolman Kalaw. Kalaw. Ribosura. Saan ka-assign? Tsaka susong ko, sir. IFLD, Your Honor. IFLD. Katarata. Saan ka-assign? IFLD, Your Honor. Oh, IFLD. Anong papel ninyo sa operasyon ng Region 4A? Bakit kasama kayo doon? Operasyon mo kaya ito na ni Susungko? Ng 4A? Bakit nandun kayo? Sige nga. Your Honor, may separate po kami ng Kaising Surveillance from Cavite, Your Honor, and NCR. And it was a usual practice, Your Honor, that during po ng mga apprehension, Your Honor, pupunta po yung representative ng each unit, Your Honor, as joint operative, Your Honor, dun sa operation. In fact, Your Honor, kasama po, may PDEA din po tayo doon, may custom, Your Honor, na nagpunta po sa area. Sinama ba niyo talaga ito sa operation? Itong taga-IPLD? Your Honor, they are part of the operation. Your Honor. They are part of the operation? Yes, Your Honor. Why? Sir, sa kanila galing yung informant and the information. Andito na naman tayo, paikot-ikot tayo nito ngayon. Tapos kayo, ayaw nyo sabihin. Kaya nga, Region 4 ang operative. Sa inyo galing ang information, kaya kasama kayo sa lakad na yun. So saan galing ang information nyo? Your Honor, I vehemently deny, Your Honor. In fact, they have their own affidavit of arrest, Your Honor, na nakausap nila po yung informant, Your Honor, prior po sa operation. I don't know, Your Honor, sa SOU4, Your Honor. Ikaw, nakausap mo yung informant? No, Your Honor. Oh, saan nagaling ang informasyon na ito? Sa IFLD, Your Honor. Sino? Particular sa IFLD? Sino? Sir, the team of Ribosura, Your Honor. Ha? Team of Ribosura, Your Honor. Sino? Ribosura, Your Honor. Ribosura? Sa inyo galing ang information? Susong ko, Your Honor, referring to sa team ko, Your Honor. Ha? Ang refer niya, so, Your Honor, sa team ko, hindi po sa akin, Your Honor. At aside from that, Your Honor, may in-execute po silang affidavit of arrest, Your Honor, na prior po doon sa operation, Your Honor, binerify pa nila yung veracity ng facts na binibigay ng informant, Your Honor, prior po doon sa bypass. So, totoo yan? Yes, Your Honor. O, sino ngayon ang kwan? Sino yung informant na biniverify mo? Sir, yung information, sir, galing po sa IFLD, sa team ng IFLD. So, binalidate lang namin yung information na which turned out na positive, sir. Lahat kayo ito, ipakulong ko sa baba. Nak ng baka. Nagko-cover up kayong lahat. Ha? Sobrang cover up ninyo. Claro. Walang maniniwala sa sinasabi ninyo. Nagtutulakan kayo.